Good day mga idol. Bilil tayo ngayon ng stud bolt dito sa may Screwtech. Papalitan na natin itong stud bolt ni Bughaw. Napansin ko kasi kinakalawang na. So hanggat maaga, palitan na natin para hindi lumala. Pag kasi kinain ng kalawang madali mapuputol. Baka pag-abutan pa tayo. Tapos hanap na rin tayo nung gasket para sa exhaust. Papalitan na rin natin. Sigurado autonomous na 'yon. Screwtech. Dito ako nabili ng mga tornilyo mga idol sa Screwtech bolted nuts. Uy. Pasok tayo sa loob. So ito mga idol, yung nabili nating stud bolt. Bali, papalit tayo ng stainless ngayon. Bali, yung size nya ay 8x45mm. Tapos yung nut nya is 8mm din. Stainless na rin ang binili natin para may iba naman. Siguro mas matagal tong kalawangin compared dun sa isang sa itim. So yun mga idol, nandito tayo sa Calvo Works. Merong project dito. Testin natin. Ilan CC to boss? 206. Testing natin kung ano. Rev lang natin mga idol. Ganda oh. Medyo overgas lang kasi hindi pa masyado na kondisyon. Puro JRP yung parts yung mga idol, pati yung shifter. Alright, pati yung swing arm niya, pati yung tanke niya JRP. Tapos yung body nito, siya na ang nag-repaint niya. Putang ina. Sakit. Lakas mga idol, no. So iba mga parts niya hindi pa masyado na ikakabit. Para yun utay-utay pa naman. Malayo pa naman ang biyahe nito. So dito lang to mga idol sa Calvo Works. Yan yung engine nya oh. Kali naka 30mm na UMA. Tapos meron siyang palaman. Tapos yung cams nya
Yoshi. So ibang verse niya hindi na natin masyadong naitanong, no. Pero okay to, solid mga idol. Tingnan niyo naman, tahimik kahit mga 206 ano siya, CC. Pero tahimik lang yung makina niya, maririnig niyo lang yung carb. Tapos mga idol, dito tayo nakakuha ng eto, hinahanap natin yung gasket ng exhaust para sa kay Bugaw, tsaka yung front axle na yayamanin. Sa wakas nakakuha na tayo mga idol. Ayan si Master, siya yung gumawa na ito, siya lahat ang gumawa niya, pati yung mga repaint. Gawang Kalbo Works. So let's go mga idol, batch na tayo. Tapos salamat. Batch na tayo mga idol. At nag-alikabok na si Bugaw dito sa pwesto niya. Buga talaga yun. Parang sinabuyan ng ano eh, isang buong buhangin eh. Tara, nasasabuhin tayo ng alikabok dito. Let's go. Tagal na itong kalsada na ito, hindi pa magawa-gawa. Ang mga tao dito, akala mo laging nasa desierto. Pati yung mga bahay sa gilid. Buti na lang at tatsempohan natin si Master. Ayan, nakakuha na tayo ng front axle tsaka yung exhaust gasket. Alright, punta naman tayo dito sa G-Shop. Tampay lang tayo dito mga idol. Tapos dito ko na rin kakabit yung stud bolt para may magawa naman. Daming ota. Alright, busy sila mga idol, mukhang hindi tayo makasingit.
yun mga idol, pauwi na tayo. Tapos na tayo magpa-abrit ng ating stud bolt. Tsaka yung ating front axle na yayamanin. Galing sa Calvo Works. Sa wakas, makakuha na rin tayo. So yung mga idol, no, nagpapalit tayo ng stud bolt kasi yung stud bolt natin medyo matagal na rin kasi yon. So na-check ko, kinakalawang na siya. So preventive maintenance, kailangan palitan na natin siya pag nakikita na natin ano, masyadong corroded na o rusty na siya. So ganun din sa mga nakabagong Raider dyan, ina-advise ko kayo, tip lang mga idol, hanggat maaga pa, palit na kayo ng stud bolt para maiwasan natin yung pagpuputol ng bolt. Minsan kasi hindi natin maiwasan na siyempre magpapalit tayo ng tambutyo eh yung stock na bolt pag tumatagal kinakalawang umuhuna, madali siyang maputol. Para iwas putol, mas maaga palitan nyo na. Ayan lang mga idol, gandang gabi, salamat sa panonood, ride safe, peace and God bless, bye bye.